tapos mag-aano ko ng VIV. I have a VIV stick today. Nagluto ako ng asparagus. Sinisting ko na siya. So, mag-aano ko ng VIV stick para may kaunting gulay. So, ayun, ililipat natin siya sa plate. Kasi mga anak ko, hindi talaga kumakain ng gulay. Kaya ito na lang naisipan ko na gawin. Mag-steam na lang ako nitong asparagus. At least ito, ano na rin siya. Para na rin siyang at least may vegetable na hindi kasi talaga sila mahilig sa gulay. Ewan ko ba. Hindi mahilig sa isda. Puro na lang karne. So, ngayon magluluto ako ng beef steak na marinate. Ito yung steak na ipapry ko. Inano ko muna siya, nilagyan ko siya ng kunting asin, ng black pepper. So, luluto ko na lang siya pag malapit nang umuwi yung mga anak ko. Kasi pag niluto ko na agad to, titigas siya. So, hintayin ko muna sila. Tinusok-tusok ko ng para pumasok yung sa loob. Ipapayaano ko siya sa mamaya, sa butter. So, yan. Update ko na lang kayo mamaya. So, yun. Paggalit sa trabaho, magluluto, hindi pa ako nakakapagpahinga. So, okay lang. Wala pa yung mga anak ko, hihintay ko sila bago ko tulutuin. Yung bunso ko, bago pumasok sa work, kaninang umaga, nagluto siya na itong maha. Mahilig yun magluto-luto. Ako kasi hindi ako mahilig sa mga kakanin siya. Magaling siya magluto kasi pag nag-search siya, gusto niya, itatry niya, ayan. Nagawa siya ng maha. Ayan, ready ko na yung pagluluto ako ng steak. So, sana kasi ibang iba yung kabali na to. Sana maganda ang luto dito. Try natin. May tusok-tusokin ko lang muna siya pala. So, yun. Magluto na ako ng steak. Lagyan natin ng butter. Yan kasi ang panluto ko sa steak yung butter. Naluto ko na yung beef and then yung asparagus, ayan. Ayan lang kakainin ko. Ayun lang po yun sa mga anak ko.